Okay mga boss, so turo ko lang sa inyo kung paano magpalit ng admin password ng Converge. So yung iba kasi hindi nila alam na nahahack na sila dahil akala nila yung piso wifi yung nahahack. Yun pala yung main internet pala natin. Tulad nitong Converge na to. So ito kasi pag ikinabit na ng taga Converge yung technician nila, hindi na nila ginagalaw yung settings, pinapabayaan na lang nila. At kayo po at talaga magpapalit ng password, admin at saka wifi. So, madali lang po kasi i-access ang admin nito eh. So, ita-type nyo lang po, connect lang po muna po kayo sa main nyo. So, ito po, kaya na-connect na ako sa Converge. So, ngayon, type nyo, it's 192.168.1.1. So yan manghihingi yan ng username password. So ang username po natin sa Converge, it's admin. Yan po yung username niya. Then po ang kung di nyo pa po napapalitan, kung first time nyo lang pong mag-open nitong Converge nyo. So, ang gagawin nyo po, iba po yung password nyan. Hindi po admin, hindi yan user, admin 1234, hindi po siya ganon. Meron po siyang sariling admin password. So, ang admin password po, ito po yun. Para po makapasok kayo sa pinaka-settings ng modem nyo, ng Converge, para mapalitan nyo yung wifi password. So, ganito po yun. So, itatype nyo po sa username yung admin. Tapos po, ang password po ay ganito po yung password nya. Big letter C, Converge, at ZTE, 123. Ito po yung default password kung hindi nyo pa po na-open or first time nyo lang siya. So, ako kasi, pinalitan ko na siya. So, pinalitan ko na kasi siya. So, binago ko na siya. So, ituturo ko naman sa inyo kung saan siya binabago. Ha? So, ayan. So, na-type ko na yung password ko. Actually, hindi na siya Converge at ZTE 123 dahil nga napalitan ko na po siya. So, first, ano ko na to, for my security na rin ng aking admin. So, ilalagin ko siya. So, paglagin nyo siya, so, may kita nyo, dadami yung settings niyan. Kailan po kasi talaga admin yung gagamitin nyo para dumami yung settings. Then, so, unang pupuntahan nyo, administration. Nasa administration na po kayo. Tapos punta po kayo system management. Yan. Tapos user configuration management. Yan. Wala tayo ulit. User management. Sorry. Yan. User management. Tapos web user management. Yan. Dito nyo po papalitan yung admin. Tatlo po yan. Admin, operator, at user. So, kailangan po lahat po yan palitan nyo para ma-secure po yung wifi nyo. So, pag napalitan nyo na po yan, wala na po makakapasok dito sa settings. So, kaya po kayo na-hack dahil po uso na po kasi yung scan. Ito po yung scan. Uso na po yan. Ito po, di ba connected po ako sa wifi ko. I-click ko lang po to, tapos meron po siyang wifi QR code. So ayan, ayan po yung i-scan ng kakilala ko para makakonnect na siya. Uso na po kasi ngayon yan. So, ang gagawin nyo po, magpalit na agad kayo ng password, tapos huwag nyo na pamigay yung huwag nyo nang i-connect yung mga kaibigan nyo sa main nyo. Kasi nga, uso na nga po yung scan. Kahit di niya po alam yung password at ang cellphone niya bago, madali na po madedetect yan. Malalaman niya rin po yung password. Kasi nga po, may scan na po. Meron na po nata-download na apps. I-scan lang to, malalaman na yung password mo. So, mas maganda sa piso wifi nyo na siya i-connect. So, yun. For security rin ng modem nyo, so sana po makatulong dito rin po sa network yun eh. Yan. Tapos, click nyo lang po tong yan. Click nyo lang po itong WLAN 2.4. Ito po yung SSID kung magpapalit kayo ng pangalan. At security naman, ayun, doon kayo magpapalit ng password. So, hindi ko na pwedeng pindutin, makikita yung password eh. Ganun lang. So, ganun pa, sana makatulong sa inyo yung mga taga-Converge dyan na nahahack daw.
yung piso wifi, pero ang totoo talaga, yung main internet ang nahack sa kanila. Dahil hindi pa po ninyo napapalitan yung admin password, dahil po ang admin password po ay meron po siyang default password na converge at ZDE123. Big letter po yung C ha. Big letter po yung C. So, sabihin, big letter po yung C, ganito po. Yan po yung password. So, kung di nyo pa talaga napapalitan, syempre, yung ibang tao dyan, i-search lang yan kung ano yung default, mapapasok na yung settings ng Converge nyo. So, kung ako po sa inyo, palitan nyo na lahat bago kayo magbintang sa piso wifi natin. So, yun lang po. Magtataka kayo bakit ang daming tambay sa labas pero walang kita yung piso wifi. Yun pala, sa main internet nyo sila nakakonect. Yun lang, palit password kayo, palit admin, for safety lang. Sigurado, iyak yung mga hacker sa inyo. Hindi na ma-hack yun. Kasi nga po, hindi, kaya po kayo na-hack kasi po, hindi po secure yung modem nyo. Hindi po secure tong modem nyo. Ngayon po kasi ito, secure na siya kasi napalitan ko na settings. At number one, number two, meron po tayong WPS dito sa gilid. Yan, WPS. Ang purpose po ng WPS na yan. Ang purpose po niyan, kunwari hindi ko po alam yung password, no? Ganito po yung technique niyan, yung WPS na yan. Example po, hindi ko po alam yung password. Ayan. Ay. Hindi lang, forget ko. Kunwari po, hindi ko po alam yung password ng modem natin, itong Julius 2G. So, pipindutin ko lang po itong WPS. Isang pindot, tapos pupunta po ako dito, tera. Punta po tayo sa advanced settings. Papunta niyo po ng advanced settings, WPS button. So pag pinindot ko po 'yang WPS button na 'yan, kailangan po pindutin ko rin 'to. Pag pinindot ko po 'tong isang WPS button, pak, isang pindot, tapos pindutin ko 'tong WPS connection, magi-scan 'yan. Yan 'no. 'Di ba po? 'Di ba? Bigla akong naging connected sa 5G, 'di ba? So ayun po yung purpose ng WPS. Yung WPS po kahit hindi niyo po alam yung password, once na pinindot mo ito, then magbi-blink-blink dito 'yan. Tapos pumunta ka na dito sa advanced settings, WPS connection, tapos WPS connection, connection, mag-automatic connected ka na kasi pinindot niya po itong WPS. So mas maganda po disable niyo sa admin din 'yan, 'di ba? Sa mga hindi po talaga techie, siguro chat nyo na lang ako para mabigyan ko kayo ng tip. Sa Globe meron din, sa PLDT meron din. Kaya po kayo na-hack, hindi po secure yung modem nyo. Salamat!